Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa Mahal na Ina sa kalangitan upang tayo maging marapat, halin at magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahan, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin, na wala mang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama, Amen, Amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-lisang mahal na birheng ina ng anak mong mahal ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan sa pagsaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagintapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng birheng ina naming mahal sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki.
Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang magahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang mandla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang pag-ibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang uling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway ng kanyang pasukuin ay kamatayan. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
mga anghel ay masaya nang niyakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Marie nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabrulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napusmos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at puong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bate ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalong isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak na samahan tayo ng Mahal na Ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon nga po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa Mahal na Ina sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Ito po ay dogma ng ating simbahan na pinroklama noong November 1, 1950. Ibig sabihin, ito ay napakahalagang turo at katotohanan ng simbahan na dapat nating paniwalaan. Maaring tanungin ninyo o baka matanong kayo, nasa saan naman yan sa Biblia? Sagot, yung mga narinig nating pagbasa. Sa ating unang pagbasa ay tampok ang pangitain ni St. John sa kalangitan tungkol sa kaban ng tipan. Ang kaban po ng tipan, tandaan natin, para sa mga Israelita ay naglalaman ng mga simbolo, mga bagay na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa mundo. Si Maria po ang kaban ng tipan sapagkat nilaman niya, literally, hindi lang ang mga bagay, hindi lang mga simbolo, kundi ang Diyos mismo, ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa ating Ebanghelyo, narinig po natin yung pagkatuwa kahit ni San Juan na nasa sinapupunan pa lamang ng makaharap niya si Maria. Ito ay yung parang katuwaan ni David nang makita niya ang kaban ng tipan. Samantalang sabi ko nga, ang kaban ng tipan na nasa harap ni David noon ay hindi naman Diyos talaga. I mean, simbolo lang ng presensya ng Diyos. Ito, yung nasa sinapupunan ni Maria ay Diyos talaga. Kaya sa totoo lang, si Maria ang bagong kaban ng tipan. Siya rin yung sinasabi sa ating salmong tugunan na rin ang nagniningning sa gintot kagandahan. Siya rin yung sinasabi sa ating kaliwang pagbasa ni San Pablo na pagpapakita ng tagumpay ni Jesus sa kamatayan. Si Maria ang isa sa pinakaunang nakinabang niya. That's it. Siyempre, itatanong nyo naman, Father, nasa naman sa Biblia yung
klarong dogma na nagsasabi na si Maria nga ay iniakyat sa kalangitan, kaluluwa at katawan. In fact, yung word mismong assumption, Father, nasaan? Ang sagot ay wala talaga. Yung eksaktong mga salita, ha? Pero hindi ibig sabihin wala sa Biblia ay hindi na tama at totoo. Sa konteksto at sa pananaw nating mga Katoliko, ha? Pwedeng sa pananaw ng iba, hindi na totoo. Ayun ang pananaw nila eh. Pero sa pananaw natin, ito pa rin ay tama at totoo. Naalala ko tuloy yung parang biro o baka nga pangungutya pa ng hindi Katoliko tungkol sa assumption. Ang sabi niya, ang assumption daw ay pag-assume. Assuming nating mga Katoliko na si Maria ay iniakyat ng Diyos sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Ibig sabihin, assuming lang. Walang masyadong batayan sa katotohanan. Parang yung pag-assume nyo na kayo sapagkat maganda ang pakikitungo nyo sa isa't isa, nag-assume ka, hindi naman pala. Eh, mahal pala siyang iba. O kaya yung pag-assume mo na single siya, pero tehi ka na pala. Yung pag-assume mo na hindi niya kayang mabuhay ng wala ka, pero kaya pala. Sapagkat hindi ka naman pagkain, di ba? So, kayang mabuhay ng wala ka. Kaya sa pag-ibig, pwedeng kilikin, pero huwag masyadong assuming, baka ma-false alarm din. Hindi ganito ang assumption. Hindi tayo nag-assume dito na walang batayan sa katotohanan. Sapagkat, sabi ko nga, sa konteksto at sa pananaw ng ating mga Katoliko, totoo pa rin ito, inasmuch as ito ay naipapahiwatig sa Biblia, sa banal na kasulatan, at ito ay nakasaad sa sacred tradition ng ating simbahan. Ayun, dito tayo magkakatalo-talo. Sapagkat ang ibang relihiyon, para sa kanila, lalo na mga makabiblia, tayo rin na may makabiblia. Pero ang punto ay, hindi lang yun para sa atin ang source ng divine revelation. Meron din tayong sacred tradition na tinatawag. Sabi nila, ano yun? Sabi natin sa kanila, hindi nyo alam yun kasi wala kayo nun. Pag sinabing sacred tradition with capital T, ha? To distinguish this from human tradition na po pwedeng magkamali sapagkat para sa atin, ang sacred tradition ay hindi po pwedeng magkamali inasmuch as these are practices and teachings na nagpasalin-salin through years, centuries, mula pa noong unang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, sa panahon ng mga unang Kristiyano noon. Tandaan natin ha, as regards sacred tradition, kung bakit meron tayong ganire. Sapagkat tayo lamang ang makapag-claim na simbahang konektadong-konektado at mayroong direct succession kay Kristo at sa mga apostol. Meron tayong sagradong tradisyon. Mula noon, nagpasalin-salin sa buhay at liturhiya at pagsamba at paniniwala ng ating simbahan hanggang ngayon. Dito papasok yung isa sa pagkukunan natin ng katotohanan tungkol sa assumption. Sapagkat noon pa man, even before the 6th century, nasasabi na ang assumption. Yan ay nasa sermon na ng mga banal, nasa writings na ng mga sikat na personalidad ng mga banal, nasa paintings na, especially during the medieval ages. Nasa liturhiya na yan, nasa unang pagsamba na yan ng simbahan. Ibig sabihin, pinag-uusapan na. Besides, isipin po ninyo, ang mga unang Kristiyano ay mayroong sagradong tradisyon kung saan daw eksakto na inilibing ang ilang mga sikat na personalidad sa Biblia, katulad ni Pedro, ni Pablo. Pero tingnan po ninyo, walang konkretong nagsabi mula noon hanggang ngayon na namatay si Maria, dito inilibing si Maria, dito ang makikita ang bangkay niya. Wala! Mas mahalaga pa ba sila Pedro at Pablo kay Maria? Pero mula noon hanggang ngayon, ayon sa tradisyon, walang magsasabing ito ang libingan ni Maria at dito makikita ang katawan niya. Which means wala talaga. Kaya ibig sabihin, bago pa man ang November 1, 1850, nang maproklama, madeclare ang dogmang ito of the assumption, ito na ay nasa buhay at pananampalataya ng simbahan mula noon. Na-formalize lang sa pamamagitan ng dogma ng assumption. Besides, hindi naman lahat na isulat. John 21:25, o di ba ang sabi mismo ni San Juan, marami pang mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na hindi nasulat sa librong ito. Sapagkat kung isusulat lahat sa libro, kulang ang buong mundo. Isa pa, ang unang paraan ng pagpapahayag ng mabuting balita, proclamation of the gospel, hindi naman through writing ah. Oral tradition muna. Mga salita muna, by preaching muna. Sakalang naman sinulat ang Biblia dahil ang mga disipulo ay nagkakamatay na. Baka makalimutan natin, isulat natin. So hindi lahat ay naisulat talaga. Yung mga hindi naisulat na yan, yan ang part ng ating sacred tradition. Mga teachings and practices
na nakita ng mga unang Kristiyano, disipulo sa Panginoon, sa mga disipulo, sa mga unang Kristiyano na nagpasalin-salin hanggang ngayon. Si San Pablo mismo na napakaraming sulat sa Biblia, kailan siya sumulat? Kung kailan siya hindi makapupunta sa mga pagpapahayagan niya ng mabuting balita, pero kapag nagpapahayag siya ng mabuting balita, may preaching talaga. Sumulat lamang siya nang nakulong siya at nang nalayo siya sa mga bayan na gusto niyang puntahan pa sana. At si San Pablo mismo ang nagsabi sa 2 Thessalonians na pinupuri niya mga tao sa pagpananampalataya at pagkatig sa kanilang mga itinuro sa pamamagitan ng sulat at salita. So mayroong mga proklamasyon sa pamamagitan ng salita, hindi lang sa pamamagitan ng panunulat. Kaya, mapapanaligan natin bilang source din ng katotohanan ang sacred tradition at doon, lutang na lutang ang dogma ng assumption. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi para mag-iabang, hindi para ipahayag lang ang katotohanan na ang ilang mga turo ng simbahan at tulad ng dogma ng assumption, maaaring hindi diretsong sinasabi, bagamat ipinapahiwatig sa Biblia, eh makikita mo naman sa sacred tradition talaga. Anyway, bakit ba natin dapat pag-awayan ito? Hindi ba dapat maging masaya nga tayo pare-pareho sa dogmang ito? Ano bang mawawala sa atin kung maniniwalaan natin ito? Wala lang mawawala, madadagdagan pa. Sapagkat ang karangalang ibinigay ng Diyos sa mahal na ina, hindi lang naman para sa Kanya. Karangalang hindi naman niya hiningi kusang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Pero pagpupugay, pagpaparangal yun, hindi lamang sa mahal na ina, kundi para sa atin din talaga. Tayo'y taong-tao rin tulad niya at ang nangyari sa Kanya ay pupwede rin nating pakinabangan sa grasya ng Diyos. Pagdating ng panahon, natutuwa tayo sa pagkapanalo ng hindi lamang isa, kundi dalawa pang ginto ni Carlos Yulo. Diba? Bakit? Siya'y Pilipinong-Pilipino. Hindi nga Phil-Am eh. Wala nga ibang lahi. Purong Pilipino. Kaya lang, pansinin po ninyo, nadampen yung spirit natin ng paghanga sa Kanya, ng pag-celebrate ng nakakamit niya para sa bayan, di lang para sa Kanya, dahil sa issues ng kanyang pamilya na nag-thrive naman dito sa atin kasi puro marit ka sa mga tao dito. Nakapaw! Pinagpestahan ng buhay ng atletang ito. Kaya, yung excitement natin dun sa na-achieve niya, lumabnaw eh. Humina eh. So, bakit ko na sinabi ito? Hindi kaya mas dapat tayong matuwa sa dogmang ito tungkol sa mahal na ina sapagkat siya'y taong tulad mo at tulad ko rin. At ang kanyang karangalan na hindi naman niya again hiningi kusang ibinigay ng Diyos sa kanya, ay karangalan din natin. At wala siyang issues, wala siyang kasalanan. Pilit mo lang hinahanapan na wala ka naman ding makita kahit sa banal na kasulatan, di ba? Kung bakit idadampi natin yung spirit natin ng pagkaparangal sa mahal na ina sa ganitong aspeto ng katotohanan na nangyari sa buhay niya. Besides, kaya nakabubwisit yung pagdampi natin sa spirit natin ng pang-congratulate kay Carlos Yulo. Minsan lang mangyari yon, ibinigay na natin sana sa atleta. Huwag na natin pinagpiestahan yung mga issues sa kanyang pamilya. Minsan lang mangyari yon eh. Kapatid, yung nangyari sa mahal na ina, on the other hand, minsan lang ding nangyari. Pero kumpara dun sa nangyari kay Carlos Yulo, pwede pang mangyari yung uli yung nangyari kay Carlos Yulo. Lalo na ngayon, ang dami nang nagpa-practice, mag-gymnastic. Nakakita lang ng bar sa jeep. Nagtatumbling na, bata pa lang. Pinahawak na ng paras. Nakakita lang ng barrier sa daan, tinatalo na. Mga meme na ganyan. Marami nang nag-ahangad na maging susunod na Carlos Yulo. Pwede maulit yan. Pero yung nangyari sa mahal na ina, hindi na maulit yun. Siya lang ang ganun. Siya lang ang tanging pinagkalooban at pagkakalooban ng Panginoon ng karangalang ganun. Hindi ba natin dapat mas ikatuwa yun? Ito sana mga kapatid ng ating makita. Ano? Maparangalan sana natin ang mahal na ina. Sapagkat ang Diyos ang unang nagparangal sa kanya. At yung karangalan niya, ulit-ulitin ko, ay para din naman sa atin talaga. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y
sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong sapagkat mahal niya. Diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos. Sapagkat alam niya ang pinagdaraan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na makita ang halaga ng mahal na ina. Hindi man ito mapahalagahan ng maraming iba, kami ay magpahalaga. Kami ang makakita ng ginawa mo sa Kanya. Pinangaralan mo siya, binigyan mo siya ng biyaya. Tulungan mo kaming makita ito bilang biyaya sa aming pagkatao, na kami pinagkakatiwalaan mo, minamahal mo, na kami nais mong makarating sa piling mo, na kami gusto mong maging ganap sa pamamagitan mo. Alleluia! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa tatlong panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, inampakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa pinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang parito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Saltar
na'y sisimla ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinahabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghain ito naway makakit sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Biyeng iniakit sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ng Yesu Kristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Biyeng sa langit ang pasimula't larawan ng laan mong masapit ng tanging sampayan ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabaya ang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak noong siya'y maging di iba sa aming lahat upang kami hatian niya ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa ka niya ang kalis. Muli ka niyang pinansalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo Diyos sa mga makapangyarihan kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipain tulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at iya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa pantalang aming ina. Ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumain niyo daw ang lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
saya na nararamdaman. Pasanig umagaan sa haplos ng iyong kamay. Maria, Asunta, mahal naming Reyna, patuloy mo kami ipanalangin. Maria, Asunta, mahal naming Ina, patuloy mo kami kalingain. Sa kay na banal na landasin at ihatid kay Jesus ang aming Asunta, mahal naming Reyna, patuloy mo kami ipanalangin. Maria, Asunta, mahal naming Ina, patuloy mo kami kalingain. Akain sa banal na landasin at ihatid kay Jesus sa iyong anak na si Jesus. Ang makapiling niya Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, pagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Maria ang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazalet, inanang pag-asa, ikaw ang nagpapaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nananatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami ang mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isaiwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay pumatak. Huwag naman mawala ng sa isay ang iyong paghirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangiyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurian mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men and they still
do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.